Napalingon si Julia nang may kumutok sa pinto ng ginamit niyang silid sa bahay ni Jed para magbihis ng damit pang kasal. Naroon pa ang makeup artist na nag-ayos sa kanya at ang couturier na nag-design ng gown niya. Sinisigurong wala na siyang kailangan pa. Lumabas ang mga ito nang buksan ni Jed ang pinto para pumasok. Binati ng mga ito ng congratulations ang groom bago tuluyang umalis. Bagay na bagay sa iyong tuxedo mo, ani ni Julian sa kawalan ng masabi sa mapapangasawa. And you look absolutely beautiful, he complimented. Iniiwas niya ang paningin, parang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi niya makuhang siguruhin talagang nakatingin sa kanyang lalaki. Salamat, Julian. Ano yun? Ayos ka lang ba? Noon siya tumingin sa mukha nito. Sinikap niyang ngumiti. Oo, kinakabahan lang talaga ako. Lumapit siya sa mapapangasawa at hinawakan ang bowtie nito. Let me, aniya habang inaayos iyon. Napagpasyahan niyang makakabuti sa kanilang pagsasama kung magiging magkaibigan sila. She nervously adjusted the tie. Habang ginagawa niya iyon ay hindi niya mabaliwala ang panlalaking samyu nito. She could not seem to resist the warm spicy scent of his cologne. Napatingin siya saglit sa salamin sa tabi nila. She caught a glimpse of their profile and their reflection. Tila tumigil ang pagtibok ng puso niya. He looks so damn attractive. And they look so perfect together. Kung alam lamang ng salaming ito na palabas lamang ang lahat. Great, Jed said, pagkatapos niya sa ginagawa. I'll be in the garden. Don't make me wait too long. Pagkasabi niyon ay lumabas na ito ng silid. She remembered their wedding day very well. Kahit siguro sinong babae ay hindi makakalimutan yon. Kahit hindi pa nito mahal ang pinakasalan. Heck! Baka nga mas tumatak pa sa isip ng isang babae ang pagpapakasal sa lalaking hindi nito gusto. That was not her case. Ang malaking kaibahan. It was very easy to like. Rather, love Jed. Talagang kailangan niyang utusan ng puso na huwag pansinin ang mga katangian nito. Dance with me. Utos ng asawa pagkatapos nilang kumain. Ang totoo ay hindi nakakain ng maayos si Julian. Para makalimutan mo sandali ang mga iniisip mo. It shows on your face, and I think the guests are beginning to wonder if loving me is the reason why you married me. Bulong nito. Wala sa loob na iniabot niya rito ang kamay. Sinasadya ba ni Jed na samantalahin ang pagkakataon? Hindi yata sapat dito na pumayag siyang magpakasal. Kailangan pa yata na pati puso niya ay mahulog dito. Hahayaan ba niyang mangyari yun? Magkasama silang tumungo sa dance floor. Pinisil nito ang kamay niya. Then he wrapped his arm around her back. Ikinawit niya ang dalawang kamay sa batok nito. Sumabay sila sa saliw ng musika. Ipinatong niya ang ulo sa isang balikat nito. Kasabay niyon ay narinig niya ang tinig ng kaibigang si Cherry, ang soloist ng kanyang kasal. The first time I loved forever was when you whispered my name. And I knew at once you loved me for who I am. It was their first dance that day. Naroong may magsabit ng lilibuhin at lilimandaanin sa likod ng gown niya o ng tuxedo ni Jed. Bakit pa napakabilis ng tibok ng puso niya? Wala siyang gusto kay Jed. Wala. Gusto niyang sakalin isa-isa ang mga nagpapatunog ng baso bilang senyalis na maghalikan silang mag-asawa. We must not disappoint our guest, Jed would say. Napakaganda at napakarami ng mga bulaklak ng araw na yon. Parang lahat ng bulaklak sa lahat ng flower shop sa buong Pilipinas ay ipinabili ni Jed. Tila lahat ng kulay at klase ay naroon. Para bang nakikiisang mga yun sa pagdiriwang. Pati ang panahon ay parang nakisama. Malambong ang sikat ng araw pero hindi makulimlim ang panahon. Umaga ginanap ang pagdiriwang, kaya hindi masakit sa balat ang sinag na yon. Nagustuhan mo ba ang mga bulaklak? Sobra. Napansin kong pinadagdagan mong mga rosas na paborito ko. Marami rin ang blue roses na motif sa okasyon. I did a little research on your favorite roses. Talaga? It is said to be the rose of familiar love and domestic happiness. Gusto kong maging maligaya ka sa pagsasama natin. By the way, the yellow rose also means try to care. Hindi siya sumagot. Ano ba ang gustong palabasin ni Jed? Pareho naman nilang alam na wala itong pagtingin sa kanya at lalong wala siyang pag-ibig dito. He must be attracted to her. Yes, pero ganoon lang kababaw yun. Wala nang ibang emosyon na kasama yun. Alam ni Julia na hindi birong ginastos ng partido ni Jed para sa pag-iisang dibdib nila. She hated the thought of making a mockery of their marriage but she could not do anything about it.
Somehow the ceremony did not feel hollow. She really felt married afterwards. Nakatali na siya kay Jed. At kahit hindi na rumalang magiging pagsasama nila ay tsak niyang hindi siya ang tipo ng matataksil at sisira sa sumpang binitawan. Buong akala ni Julian ay nagkasundo na ang lawyers ng firm ni Jed at ng kanyang papa tungkol sa merger. Pero hindi pala. Nagtaka siya nung pumasok ang asawa sa kwarto niya noong gabi ng kanilang kasal. It was their honeymoon. May kailangan ka? Tanong niya. Ikaw. Maikling sagot nito. Nakaangat ang kilay na tiningnan niya ito. Anong ako? Nagpapatawa ka ba? Maliwanag ang usapan natin. May idinagdag na kondisyonis ang papa mo. Kailangan mabigyan ko siya ng apo bago siya pumayag sa merger. Mahinahong paliwanag nito. Tumiim ang mga bagang niya. Damn you! At paano kung babae naman ang maging anak ko? You know that papa wants male heirs. Sana sinabi mo sa akin. I shouldn't have married you. Naiiyak na tugon niya. It was a last minute addendum on your father's part. I believe akong nadaya rito. So you'd better put it on your head. Nabibigyan mo ko ng anak, babae man o lalaki. He sarcastically said. No, never. Let's see. He said. Pinatay ng lalaki ang ilaw. No, please, Jed, huwag mong gawin. Pero may lakas ang asawa na hindi niya matanggihan. Pinipilit man niyang pigilan ito sa nais nitong mangyari. Subalit hindi siya nagtagumpay. Galit na galit siya rito. Sa mga kamay nito na humuhulma sa buo niyang katawan habang itinutulak niya yun palayo. Wala siyang pakialam sa mga labi nito na humahaplos sa kanyang bibig at leeg. Sa ungol nito na ginawang pangangkin sa kanya, wala na siyang lakas para pigilan ito ng angkinin siya nito sa ikalawang pagkakataon. Sa isip at puso niya ay hindi niya isinuko ang pagkababae rito, sapagkat siya ay pinilit na ibigay ang hiling nito. Malalim na ang tulog nito habang siya ay nanatiling gising, nakayakap ang matipon ng braso nito sa kanyang bewang, at hindi niya matakasan ang pintig ng puso nito. Kahit naging masuyo ang ginawa nitong pag-angkin sa kanya, ay nasaktan pa rin siya. Hindi niya ito mapapatawad. Kinaumagahan ay sinalubong nitong nanguusig niyang mga mata. Isang anak na lalaki lang ang hihilingin ko sa'yo. At hanggat hindi ko na ibibigay ay kailangan mong gawin yon? Ganun ba? Asik niya. Marahang tumango ito. Then sana mabuntis ako agad. Ibinagsak niya sa platito ang tasa ng iniinom na kape at tinalikuran na ito. Nang gabing yun ay amoy alak ito at inisip niyang uminom ito upang makalimutan ang tahasang pagtanggi niya. Pagkatapos siyang angkinin ito, hindi niya mapigilan ang sarili na umiyak. Tila galit sa sarili na niyakap siya ni Jed. Tumigil ka. Huwag kang umiyak. Marahas na sabi nito. Ayoko sa mga babaeng umiiyak. Pinahid nitong luha niya. Sige na, Julian. Kalimutan mo na ang kasunduan natin. Hindi mo na kailangan bigyan pa ako ng anak. Malaya ka nang gawin kung ano ang gusto mo. Kinabukasan ay tinupad ni Jed ang sinabi nito. He never touched her again. Pumunta sila sa isang white sand beach resort sa Batangas at nanatili roon sa huling dalawang linggo ng kanilang honeymoon. Nag-enjoy siyang kasama ito. Galing sa private resort ay magkasabay silang umuwi sa bahay nito sa Batangas. Si Jed ay tumuloy ng Manila dahil kailangan nitong lumipad patungong Africa para sa isang project doon. Habang wala ito ay nakumpirma ni Julia na buntis siya at ayaw niyang ibalita yun kay Jed sa telepono or sa email. Sinabi niya yun dito pagkabalik nito sa bansa. Ayos lang ba sa'yo? Tanong nito. Ano pa bang magagawa ko? Tanging sagot niya. Mainitin ang ulo niya at laging nangangasim ang kanyang sikmura. Hindi siya masyadong makatulog at nanlalata siya. Napangiwi si Jed. Pasensya na. Pagkatapos ng ilang saglit ay nagtanong ito. Gusto mo bang ayusin ko ang schedule ko para dito muna ako sa Batangas pansamantala? Huwag ka nang mag-abala. Malamig na tugon niya. Bahala ka. Pagkasabi niyon ay tila lumubog ang puso ni Julian. Parang may isang bagay siyang pinalampas na hindi nadaraan pang muli. Nasa Cebu si Jed ng mga anak siya. Tinawagan ka agad ito ng kanyang papa. Lalaki ang anak niya. Nakatayo sa tabi niyang asawa at buhat nitong bata. Kumuha ito ng first available flight back to Manila at nagbiyahe patungong Batangas upang makapiling silang mag-ina. He's beautiful. Anito. Thank you. Nakaisip ka na ba ng ipapangalan sa kanya? Anak mo yan. Papaklang sagot niya.
ikaw ang mag-isip. Pagod na pagod siya. Nahirapan siya sa panganganak. Harvey. Naalala ni Jed ang childhood friend na matagal na hindi nakikita. Dahil nang ibang bansa ang pamilya nito bago sila tumungtong ng high school. Okay. Ayon ni Julian, bago ipinikit ang mga mata, hindi niya alam kung bakit pero parang nade-depress siya. Must be postpartum blues. Sa loob ng mahigit isang taon ay halos hindi sila nagkikitang mag-asawa. Madalas ay nasa Batangas silang mag-ina. Minsan ay nasa Paranaque at nakakasama si Jed. Siguro naman ay ayos lang kung gustuhin kong makasama ang anak ko. Anito. Paminsan-minsan ay tumatawag si Jed galing sa abroad kapag may assignment ito roon. Nag-aalala ito kapag may kaunting sakit ang anak at nangungumusta lamang madalas. Si Harvey ang tulay nila. Hindi man nito sabihin ay alam niyang may ibang babae ang asawa sa buhay nito. Granted, he was very discreet. Pero dalawang beses ay nakita niyang may kasama itong babae na ipagpauna na iyon ang asawa sa kanya noon pa at tanggap niya yon. She did not care. She said then. She honestly did not. Or was that the operative word? Ngayon ay sa Batangas na sila nakabase na mag-ina. Nagtayo siya ng butik sa isang commercial center doon kasama ang best friend na si Kelly. Nagkataon na taga Batangas ang napangasawa ng kaibigan at malapit ang tinitirahan ng mga ito sa bahay ni Jed. At ngayon nga, pagkatapos ng 6 na taon ng pagiging mag-asawa, ngayon lang nangyari na nagkatagpo sila ni Jed sa airport. Pagkakataon lamang ba yon? O talagang sinadya yun ang lalaki? Nang tumigil ang kotse sa harap ng bahay nila sa Paranaque, ay umikot si Jed para alalayan siya sa pagbaba. Kinuha rin ito mula sa driver ang kanyang bagahe. Sinalubong sila ng katiwala na nangangalaga ng bahay. Sir Jed, kumusta po? Ang akala po namin ay si Ma'am Julian lamang ang darating. Nahihiyang saad nito. Hindi nito masabi na sa 1 linggo pa inaasahan ang amo, gaya ng pasabi ni Jed. Ihahanda ko po kaagad ang inyong silid. Si Aling Purita ay asawa ng kanilang driver na si Mang Bruno. Alam ng babae na hiwalay ang kanilang silid. Walang naglalakas ng loob na magkomento ukol doon. Isa pa hindi naman talaga sila nagkakasabay na pumunta roon. Likas din na hindi mapang-usisa ang matanda. Si Jed na ang nagdala ng bagahe ng asawa patungo sa silid niya. Nakasunod siya rito. Nang pareho na silang nasa loob ng kanyang kwarto, inilagay nito ang mga maleta malapit sa kama. Lumingon ito sa kanya at nakita niyang nagtatanong ang mga mata nito. Bakit hindi mo isinama si Harvey papuntang France? Sana'y nandito siya ngayon. Sandali lang naman kasi ako doon. Hindi ko talaga siya isinasama kapag hindi rin lang ako magtatagal sa bansang pupuntahan ko. Ayoko rin na mag-absent siya sa school. Paliwanag niya. Lumabas siya patungo sa living room at sumunod ito. Naupo silang pareho sa sofa. Noon pumasok si Aling Purita at naghain ng merienda sa harap nila. Si Julian ay nagsali ng juice nang makaalis ang katiwala. Lalagyan ko ba ng asukal ang kape mo? Tanong niya kay Jed. Alam niyang kape ang gusto nito. Alam din yun ang katiwala kaya brewed coffee ang dinala nito para sa kanyang asawa. No, I'll have it black. Naiinis siya. Napakalapit ng pagkakaupo nito sa kanya. It affected her. She knew, although she wouldn't admit it. Gaano ka katagal rito? Mga ilang araw lang. Hanggang kailan ka nga pala mananatili dito? Alam nitong hindi niya iniiwan ng matagal ang kanilang anak sa probinsya. Pag dumating na si Kyle, saka ako babalik ng Batangas. May aayusin din ako sa butik dito. Tumangu-tangu ito. Sabihin mo nga sa akin, may nobyo ka ba? Bigla ay lihis nito sa usapan. Gusto niyang ibuhos kay Jed ang iniinom niyang juice. She glared at him. Eh ano naman sa'yo kung meron? Nag-uusisa ba ako sa'yo kung may babae ka? Mag-usisa ka. Tugon nito. Hindi ako interesado sa love life mo. But I'm interested in yours. Anong karapatan mo? At bakit bigla ka naging interesado? Habang kausap ko si Harvey sa phone noon, ay may binanggit siya sa akin. Tito Robbie or something. Si Robbie Ochoa, sagot niya. Nabanggit ko na siya sa'yo. Accountant siya sa boutique. Wala akong gusto sa kanya. Pero nanliligaw siya sa'yo, hindi ba? You're still my ice princess, aren't you? Tuya ng asawa bago nilagok ang mainit nitong kape. Nagsiselo si Harvey sa accountant mo. Maya-maya ay saad nito. Nagsiselos?
Tumaas ng bahagya ang boses niya. That's ridiculous. Naramdaman niya ang pag-iinit ng mga pisngi. Totoo. Ano ito? Nagre-reklamo yung bata na madalas pumupunta sa bahay ang accountant mo. At ayaw niya rito. Sinabi niya talaga yon? Tinanong niya rin ako kung bakit bihira akong umuwi. Kung bakit hindi raw ako katulad ng daddy ng mga kaklase niya na madalas nasa bahay pagdating ng gabi. Lumalaki na ang anak natin, Julian. Marami na siyang napapansin. Hindi nakasagot si Julian. Tama si Jed. Nagkakaisip na si Harvey. Apektado ang bata sa klase ng pagsasama na meron silang mag-asawa. At ayaw niyang magkaproblema ang anak dahil doon. Anyway, marami pang araw para makapag-usap tayo. We'll include Harvey in one of our talks. Sasabay na ako sa'yo pag-uwi ng Batangas. Tila pagtatapos nito. No way! Not if she had a say in the matter. She turned the television on. Namalayan niyang pumasok si Jed sa silid. Naupo ito sa tabi niya. Sabihin mo nga sa akin. Umpisa nito. May nakarelasyon ka ba nitong nagdaang 5 taon? Mula sa panonood ng TV ay inirapan niya ito. Kanina pang ganun ang tema ng mga tanong nito. Kung meron man, hindi ko sasabihin sa'yo. That means wala. Obserba nito. Tila natutuwa. Dahil kung meron, hindi ganyan ang ugaling ipapakita mo sa'kin ngayon. Ang galing mo talaga. Lahat alam mo. Sarkastikong sabi niya. Naroon pa rin ang pagbibiro sa tono nito nang muling magsalita. You don't care about me, do you? No, she solidly stated. Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Someday, I might just force you to. Naalarma siya. Sa'yo na rin ang galing noon na pareho tayong nakikinabang sa klase ng pagsasama na meron tayo. Huwag na natin baguhin yon. My innocent Snow Queen, wala pa rin talagang nagbago sa'yo. Innocent? Pinuno ni Julian ang sarkasmo ang tinig. Ngumiti sa kanyang asawa. Oo, sa kabila ng katotohanang binigyan mo ko ng anak, yun ka pa rin. Minsan iniisip ko kung tao ka. It's been 6 years since we got married. Pero hindi pa rin kita kilala. I'm just being me. Gusto niyang sabihin na si Jed ang hindi pa niya kilala. Wala siyang gaanong alam tungkol dito. Sa ibang bansa na naninirahan ng mga magulang nito. Hindi naman nakakalimot ang mag-asawa na bisitahin si Harvey kapag nasa Pilipinas ang mga ito. Tingin niya ay ayaw ni Jed na magdudang mga magulang nito sa klase ng pagsasama na meron sila. Batid niyang hindi nito ipinipilit na ipasyal niya sa abroad ang anak o pagbakasyonin si Harvey kasama niya sa lolo at lola nito. 2 kapatid na babae ni Jed. Itong panganay at parehong pamilyado ng mga kapatid na sumunod dito. Sa ibang bansa rin naninirahan ang kanyang mga hipag. Pero bukod doon ay halos wala na siyang alam tungkol sa asawa. Hindi niya namamalayang nahulog na pala siya sa malalim na pag-iisip. Nakalimutan na niyang nakabukas na TV. She quickly turned it off. Nang tumingin siya sa katabi upang sabihin na aakit na siya sa kanyang kwarto, ay napansin niyang pinagmamasdan siya nito. Sino yung lalaking kahalikan mo nung gabi na dumalaw ako sa inyo na wala ka? Biglang tanong nito. Bahagyang nagliwanag ang mukha niya sa alaala na yon. Almost 7 years ago. Nakalimutan ko na siya. Pangalan na lang niyang naaalala ko. At ilang maliit na detalye. Pareho kaming tumutugtog ng instrumento at mahilig sa musika. Hindi ka na lumabas pa na kasama niya? Umiling siya. Tinawagan siya ni Anton pero tumanggi na siyang makipagkita pa rito. The night after she met him, Jed proposed. At tinanggap niyang proposal ng binata. Kaya wala nang rason para palawigin pa ang pagkakaibigan nila ni Anton. Baka masaktan lamang niya ito. Meron ka na bang ibang minahal, Julian? Yung totoong minahal mo? Si Harvey. Walang gatol na sagot niya. Ah, oo. At ipinagpapasalamat ko yon. Anito. Ako rin. Aniya. Nakangiti. Dapat ay mas madalas kang umingiti. Lalo kang gumaganda. Saad nito. Nakatingin sa mga labi niya. Namula si Julian. Napapahiya siya kapag pinupuri siya ni Jed. Siguro ay ganoon ang ginagawa nito sa mga babae nito. At ayaw niyang mapatulad sa mga yon. Sinikap niyang mapunta sa ibang paksa ang usapan. Nasabi mo na ba kay Aling Purita na may darating kang bisita bukas? Tumango ito. Ipinahanda ko na sa kanya yung isang guest room. Alam niyang malapit na kaibigan ni Jed si Kyle.
Katulad ng asawa'y engineer din ito at sa Africa nakabase. Kasal na ang lalaki nang makilala niya ito, pero wala itong anak. Isinama ito ni Jed sa Batangas noong 3rd birthday ni Harvey. Salamat at darating ito. Makakatulong yon para mabawasan ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Kumusta na si Kyle? Tanong niya. I think it's fine. Kulang lang sa bakasyon. Susunod ba dito ang asawa niya? Hindi pa niya namimita ang asawa ng kaibigan ni Jed. Kumunot ang noon nito. Hindi ko rin ba naibalita sa'yo? Naibalita na? Hiwalay na sila. Nag-angat siya ng kilay. Naghihintay ko magbibigay ng paliwanag ang asawa. She's as promiscuous as a queen bee. Noong una'y ayaw maniwala ni Kyle na may ibang lalaki sa buhay ng asawa niya. But he had to accept it sooner than later. At taon ang inabot ng pagsasama nila. Ani ni Jed. Kailan pa sila naghiwalay? Usisa niya. 2 months ago lang. Kyle tried his best to save their marriage. But to no avail. Ibinuhos niya ang sarili sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Binibigyan ko siya ng bakasyon pero parati niyang tinatanggihan. This time ay sinabi ko sa kanya na aalisan ko siya ng project ng buong isang buwan kapag hindi siya nagbakasyon. It worked. Pumayag siyang magpahinga saglit. Nasaktan siguro siya ng husto. Noon pumasok si Aling Purita para sabihin nakahanda na ang hapunan. Pagkatapos nilang kumain ng dinner ay nagpahatid si Jed ng kape sa music room. Gusto mo bang tumugtog ako para sa'yo? Tanong ni Julian. Tumayo na siya para lumapit sa piano. Pero nagulat siya nang pigilan siya nito sa siko. Napaupo siyang muli sa tabi nito. Mamaya na. Sagot nito. Iniabot niya rito ang isang tasa ng kape. Nagtataka siya kung paano nito naiinom yun. It seemed too bitter for her liking. Hindi mo ba naisip kahit kailan na halos wala tayong alam sa isa't isa? Gayong may 6 na taon na tayong kasal. Tanong nito. Iyon ang kasunduan natin, di ba? Hindi mo ba pinagsisisihan ang kasunduan yun? Tanong muli nito. Hindi niya masalubong ang mga mata nito. Ano ba ang gusto ni Jed na aminin niya? Lumapit ito sa kanya na tila yayakapin siya. Wag, bulong niya. Sisigaw ako. Kumilos ang kamay nito patungo sa kanyang braso at napasinghap si Julian. No, please. Pakiusap niya. Pero hindi siya lumayo nang bumaba ang ulo nito para halikan siya sa labi. Malalim ang ginawa nitong paghalik. Maalap. Mapusok. Sinisikap niyang itulak ang asawa. Pero masyado itong malakas para sa kanya. Kaya hindi siya nagtagumpay na mailayo ito sa kanya.